Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatang makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatayin ko? Opo, tugon ng nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatayin ko'y babatihin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, patuloy po tayo nagdadasal muna para sa ating mga kababayan din na sinasalanta ng Bagyong Egay. Ganon din patuloy nating ipagdasal na sana ay mabilis na makaalis at mawala ang bagyong ito para sa atin at wala nang mapinsala pang matindi. Kahit na hindi pa umuulan dito sa atin, huwag tayong makalimot mag-isip ng para sa ibang tao din. Alam nyo, I think that is something great that we can do every day. Kung meron man tayo sanang magawang dakila at kahanga-hanga araw-araw, ay yung mag-isip man lamang ng maganda para sa iba. No? Minsan hindi naman natin kayang gawin lahat. Wala tayong pera. Gusto mong tumulong? Gusto mong makapagbigay ng malaking bagay? Yes, wala tayo sigurong malaking pera, magandang trabaho, at ng mga bagay na hinihingi ng ibang tao. Pero yung magmalasakit ka man lamang, isipin mo man lamang, at mag-isip ka man lamang ng mabuti at maganda sa iba, I think, that is something great that every day we can do. We can give to each other. Ang mag-isip tayo ng maganda. At siguro ho kung meron mang isang tao o mga tao na masasabi nating laging nag-iisip ng maganda at mabuti. Hindi man sila laging nauunawaan at naiintindihan ng iba. Yan ay ang ating mga magulang. Classic na halimbawa po ito, yung aming pong dating labandera sa seminaryo. Matandang-matanda na. Isang araw, sabi ko sa kanya, Nay, nag-retire na yung ibang mga kasama mo. Eh, siya'y kuba na. Sabi ko, hindi ka ba magre-retire? Sabi niya, Father, kung ako lang, ayoko na. Pero para sa mga anak at apo ko,
kaya ko pa. Kaya alam ho ninyo, itong si Santiago Apostol na nagdiriwan ng kapistahan niya ngayon ay halimbawa ng marami pang apostol at mga alagad na tiniis ang lahat, nagsakripisyo, inisip ang kapakanan ng ibang tao. Kaya ano ang sabi ni Apostol San Pablo rin sa unang pagbasa natin, sa unang bahagi ng first reading, ikinuwento niya lahat ng pagpahirap na ginagawa sa mga sumusunod sa Poong Nazareno. Ganun naman talaga daw. Kapag nagpipilit ka ng magpakabuti, magpakabait, magbagong buhay, maging tama, saka ka dadalawin ng iba't ibang pagsubok at tukso. Pero ang ganda ng sinabi ni Pablo sa unang bahagi. Kumbaga sa akin, kung isa-summarize ko ito, ito ang gusto niyang sabihin. Kami ay sinubukang ibagsak, pero hindi kami nawasak. At sa huling bahagi, anong sabi ni Pablo? Lahat ng ito, tiniis namin alang-alang sa inyo. Diba? Sounds familiar sa mga magulang. Lahat ng ito para sa inyo. Sa ating ebanghelyo, medyo kontrobersyal. Yung nanay nung dalawang alagad, ito talagang familiar sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino. Ah, kaya meron mga stage mother, stage father, kinder ka pa lang, hanggang grade 6, sasamahan ka ng eskwelahan. Ilalapit ka ng ilalapit, pag medyo palakol na ang mga grades mo, pag medyo tagilid ka na sa school. Ma'am, sir, baka naman, magawan pa natin ang paraan. Sa ating ebanghelyo, lumapit ang nanay nung dalawang alagad. Panginoon, baka naman, mabigyan mo ng magandang pwesto yung dalawang anak ko. Nagalit ba si Kristo dun sa nanay? Hindi. Marahil alam ng Diyos, nilagyan niya ang puso ng bawat magulang ng extra love and care for their children. Ang pusong nagsasakripisyo, kahit mapahiya, kahit mapagtawanan, kahit mapagbintangan, alang-alang sa kanyang mga anak. Kaya ano ang tanong ni Kristo? Tinanong ba niya yung nanay? Isa lang ang tanong niya sa nanay. Anong gusto mo? Mga magulang, huwag kayong titigil magdasal. Dahil araw-araw ang Diyos naghihintay ng gusto ninyo. Pero sino ang tanong ni Kristo? Yung dalawa. Mababata ba ninyo ang hirap na pagdadaanan ko? Yung hinihingi ng nanay ninyo, ibibigay ko. Pero kailangan nyo munang magsakripisyo, magtiis, matuto. Mga kapatid, sa pagkapatuloy ng ating misa, araw-araw naman, nakikinig ang Diyos sa atin. Pero lagi nating tatandaan, ang lahat ng bagay sa mundong ito, pinaghihirapan, pinagdadaanan upang matutunan. At huwag tayong mag-alala. Tulad ng nanay ng magkapatid, tulad ng mga apostol, tulad ng mga magulang, maniwala ka at magtiwala na marami pa ring taong nag-iisip ng mabuti, naghahangad ng mabuti para sa iyo. Huwag kang laging tamang hinala. Araw-araw, matuto ka pa ring magtiwala. At ikaw din, araw-araw, matuto kang maghangad, mag-isip man lang ng mabuti at tama para sa kapwa. Amen.